Nakinig nyo na ba yung katagang, you are good as your last sale? So in marketing, usually ginagamit yun after a cut-off, you are good as your last sale. It is also applicable sa kahit anong sports, lalong-lalo na kung wala kang practice o hindi ka consistent mag-practice o maglaro. So sa billiard, you are good as your last game. Kung minsan nagugulat ka, ang ganda ng laro mo, ang ganda ng tumbok mo, yung isang gabi, and after one week, hindi ka nag-practice, hindi ka naglaro, magugulat ka, pag naglaro ka, ano nangyari? Ang layo ng tira ko, ang layo ng tumbok ko. So, we cannot avoid that. So, that's normal sa bilyar. E paano kung may laro ka agad and wala kang practice? Itong video na ito will give a solution kung paano bumalik yung familiarization mo ng iyong tumbok. Okay guys, you can use this drill not only bumalik yung tumbok but a consistent drill, lalo na kung meron kang mga parating na tournament or meron kang parating na group games na makakatulong sa pagbalik ng iyong tumbok o stroke. So, I've learned this from Champ Nils, the Terminator from Finland. So, if I'm not mistaken, he is a 4-time MVP sa Moscone Cup sa Europe. So sabi niya, he's been using this drill. Team Europe has been using this drill before the Moscone Cup. So simple lang ito, kaya tinawag itong Mighty X kasi i-cross mo lang yung apat na bola, tapos titirahin mo siya ng derecho, whether stop shot, follow through, or draw shot. But for beginners, for us beginners, mahirapan tayo, lalo na ganong kalayo. I think that's 4 feet away from ball to ball, 4 feet away. So dito po makikita nyo, parang sa basketball, diba merong whole court, merong half court. So dito po, half table lang muna. Since mga beginners lang naman ang audience natin, so mahirapan tayo kung full length table o 4 feet away ang gagawin nating stop ball o straight shot. So mag-start muna tayo sa BB straight shot. Huwag muna tayo doon sa long shot kasi usually mahina pa yung pulso natin at saka yung backstroke natin hindi ganun kalayo pa. So wala pa masyadong power o kaya mahirap humagod pag ganun kalayo. So i-warm up muna natin sa ganitong kalapit. Actually, ganitong kalapit, kung di mo sisipatin, tricky pa to eh. Possible ka pang sumablay dito. I think may isang o dalawang sablay din ako dito. So, importante din talaga yung focus at nakatitig ka doon sa object ball. So, papalipat-lipat po yan. Object ball to your tip, to your cue ball, to your object ball, to your tip, to your cue ball. And bago mo tirahin o yung i-backstroke mo yung huling hagod mo, doon ka titingin huli doon sa object ball. So, susunod po natin dito yung long shot na then afterwards, unti-unti nyo mararamdaman na parang bumabalik na yung tumbok nyo o yung confidence nyo sa tira ng straight shot. Actually, kung yung sa mga nakakaintindi po, mas madali pong tirahin yung angle shot o baby angle shot o may konting pina kesa sa long straight shot. So mahirap pong tirahin ng long shot, lalong-lalo na kung wala kang tumbok o mabigat yung pakiramdam mo ng pulso mo. Napakahirap pong itirahin yan. Kaya po sa munting exercise na to na tinatawag na Mighty X Drill, so mabilis pong maibalik yung confidence nyo sa tira nyo sa straight shot. Kasi po ang paglalaro ng bilyar ay hindi dahil magaling ka last month. Pag naglaro ka ulit, magaling ka na pag naglaro ka ngayon. Okay po, lalo na kung wala kang practice. So it's para po yung paliligo. Pag naligo ka last week, say 10 hours ka naliligo, tapos hindi ka naligo ngayon, o hindi ka naligo for 3 days, mabaho ka na. So ganun din po sa bilyar, pag wala kang practice, hindi mananatili yung galing mo no isang araw. Dire-diretso, hanggang sa gusto mo maglaro, ganun pa rin tumbok mo. So, hindi natin maiiwasan yun, lalo na kung hindi naman talaga tayo consistent naglalaro at
hobby lang to or libangan. Yung mga pro talaga pong everyday yan naglalaro, everyday nagpa-practice yan, that's their life. Pero sa ating mga naglilibang lang po, pag maganda yung ano natin, yung tumbok natin last week, sigurado, iba yung tumbok natin the following week. Okay, so ang solution po dito, ito po itong sinasabi ko, yung Mighty X Trail na to, na po, na isa sa pinakamabilis na warm-up. So, some may say, na ano ba yun? And they will look at you like you're like stupid doing a half table short drill, half table Mighty X drill. So, huwag niyo po silang pansinin, okay lang po yun. Kasi dito sa half table short drill, straight shot, hindi lang po yung warm-up ang hinahabol nyo dito. Kasi yung familiarity ng stroke nyo, it will build you the confidence na bumalik agad-agad, mabilisan yung stroke nyo, yung tingin nyo sa pamato, sa object ball, at yung stance nyo, mafe-feel nyo. So, it will build you confidence para mabilis bumalik yung tumbok nyo. Kasi po, kung halimbawang iintayin yung uminit yung laro nyo, lamang na lamang nyo yung kalaban nyo, 10-3 na yung score nyo, at saka palang bumabalik yung tumbok nyo, parang hirap po humabol nun, kahit pa friendly match yan. So, I hope may natutunan po tayo sa short video na ito. Wala akong permanent solution doon sa mapanatili natin yung galing natin last week, daladala natin the following month. So, practice po ang solusyon dyan. Pero ito po, kung gusto natin mabilis uminit yung pulso natin, yung balikat natin, at yung ating hagod, ito po yung pinakamabisang warm-up. Ano po? Kasi kung minsan magugulat ka, simpleng straight shot, hindi mo ma-shoot samantalang ang ganda ng laro mo nung isang araw. So, I hope may natutunan po tayo sa video na ito. So, subscribe lang po sa hindi pa nakaka-subscribe. And please like this video. And please comment below. So, thank you for watching. And more power to all of us.